Sindak Short Stories present. Dalawang barya na may orihinal na titulong Ang Matandang Dalaga. Isa sa mga kwentong bahagi ng Bedtime Stories Volume 1, ang koleksyon ng mga maiksing kwentong katatakutan sa panulat ni Lady Immortal J. Sindak! Isang matandang dalaga ang nagkasakit ng malubha at namatay. Wala siyang pamilya o kahit na sinong kamag-anak. Noong nabubuhay pa siya, dahil nga sa nag-iisa lang sa buhay, ay ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga taong nakatira sa kanilang komunidad. Kaya lubusan siyang minahal at kinupkup na ng buong komunidad. Kaya nung namatay siya, lahat ng mga taong iyon na kanyang natulungan o hindi man ay nagtulong-tulong para mabigyan siya ng maayos na burol at marangal na libing. Ang pinuno ng komunidad ay kumuha pa nga ng isang sepulturero na siyang mangunguna sa pag-aayos ng libing nito. May tradisyon ng komunidad. Kailangang linisin ng tubig ang buong katawan ng namatay at bihisan ng magagandang damit. Simbolo daw ito ng pagmamahal at respeto sa namatay. Namatay ang matandang dalaga na mulat ang mga mata na parabang nakatingin sa kawalan. Dahil hindi nagawang isara ito ng embalsamador, ay pinatungan na lang ang dalawang mga mata nito ng dalawang antigong barya. Araw ng libing, ang buong komunidad ay tumalo at nag-alay ng mga bulaklak, kandila at dasal para sa matandang dalaga. Pagkatapos dasalan at basbasan ng kanilang pari ang kabaong ay isa-isa na ring nagsialisan ang mga nakilibing. Hinahapunan, oras na para takpan at isara ang puntot ng matandang dalaga. Ang kinuha nilang sepulturero ang siyang naatasang mag-ayos nito. Lumapit ang lalaki sa bukas na puntod para isagawa na ang kanyang trabaho. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng ataol at nagtaka siya kung bakit may dalawang barya na nakapatong sa dalawang mata ng namatay. Kuminang ang kanyang mga mata sa nakita at sabi pa niya, "Ang gaganda nito ah!" Ngayon lang kasi siya nakakita ng ganoong klase ng barya na sa palagay niya ay luma na at kapag ibenenta iyon sa bangko, tiyak mamahalin. Napatitig ang mga mata niya sa dalawang kumikinang na barya at muli niyang pinuri ito sa kagandahan na nakikita. Bigla na lamang ngumiti ang kanyang labi na tila may binabalak na hindi maganda. Dahil nakaramdam siya ng kasabikan sa dalawang barya, bigla niyang kinuha ang mga ito. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay napadako ang tingin niya sa mga mata ng bangkay. Nagtaka siya kung bakit nakamulat ang mga mata nito. Biglang gumapang ang hilakbot sa buo niyang katawan na pakiramdam niya ay nakatitig sa kanya ang dalawang mata ng bangkay dahil hawak niya ang dalawang barya na nakapatong doon kanina lamang. Dahil tumindi ang nararamdaman niyang kilabot, nagpasya siyang muli na ibalik sa pagkakapatong ang dalawang barya sa dalawang mata ng matandang babae. Pero napaisip siya at umiling-iling. Kinuha niya ulit ang mga ito na nakapatong sa mga mata ng bangkay at inilagay niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Nagmadali na siyang isara ang ataol at tinapos na ang kanyang trabaho. Sabi pa niya, "Ngayon, wala ka nang makikita." Habang nakatingin pababa sa nakasara ng puntod na matandang dalaga, nakatatapos lamang niyang tabunan ng lupa. Tumalikod na siya at lumakad palabas ng sementeryo.
Nakauwi na sa kanyang bahay ang sepulturero. Inilagay niya ang dalawang antigong barya sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy at inalog-alog pa ito. Tuwang-tuwa siya na parang bata na pinakikinggan ang tunog ng dalawang baryang kumakalansing sa loob ng kahon. Pero maya-maya'y napalitan ito ng sindak, lalo at muling sumagi sa kanyang isipan ang itsura ng bangkay na nakatitig sa kanya. Kinagabihan, humangin ng malakas sa labas ng bahay, hudyat na tila may paparating na bagyo. Pero para lang itong umiikot sa buong bahay. Pumasok pa nga ito sa butas ng bahay nila na tila bang nag-uunahang pumasok kung saan saan. Lingid sa kaalaman ng sepulturero ang nangyayari sa loob ng kanyang bahay. Antok na siya nang dahil nga sa sobrang pagod kaya inayos na niyang muli ang kanyang sarili at humiga na sa higaan para matulog. Hanggang sa nakaakyat na sa ikalawang palapag ng bahay ang hangin at naghahanap ng mapapasukan. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Lumakad at lumapit sa pausukan. Kumuha siya ng mga panggatong na kahoy at inilagay ito sa pausukan para mainitan ang buo niyang katawan sapagkat nilalamig siya. Napatitig na lamang ang lalaki sa apoy na tila isinasayaw ng hangin at muli na naman niyang naisip ang itsura ng matandang dalaga na nakatitig sa kanya. Lalo pang ang lumakas ang hangin sa loob ng kanyang bahay at lumilikha na nga ito ng animoy pagsipol. Maya-maya, biglang natauhan ang lalaki dahil sa tunog ng dalawang barya na kumakalansing sa loob ng maliit na kahon. Para bang may gumagalaw at inaalog ito. Sinigawan ng sepulturero ang kung sino mang gumagalaw ng mga barya. Inikot niya ang kanyang paningin at tanging tunog lamang ng hangin na kanyang naririnig. Biglang lumakas ang pagliyab ng apoy sa pausukan na tila bang gustong lumabas mula roon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkalansing na tunog ng dalawang barya sa loob ng kahon at wala ata itong balak na tumigil. Kumaripas ng takbo ang sepulturero. Halos lundagin na niya ang kanyang higaan at nagtalukbong siya kaagad ng kumot. Subalit, patuloy pa rin niyang naririnig ang pagkalansing ng dalawang barya. Halos mapaliw na nga siya sa sindak dahilan upang magmadali siyang hilahin at kunin ang mga kagamitan niyang mabibigat para iharang sa pinto ng kanyang kwarto. May kinuha siyang mabigat na bagay at ipinatong niya ito sa maliit na kahon na umaalog-alog. Nilundag niya ulit ang kama at nagtalukbong siyang muli ng kumot. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig na naman siya ng tunog na kumakalansing na barya. Pero sa pagkakataong ito ay tila may boses ng kasama na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sabi nito, "Ibalik mo sa akin ang mga barya. Sino ang kumuha ng mga barya ko?" At lalong lumalakas ang pagsipol ng hangin sa loob ng kwarto. Naaaninagan din niya kahit papaano ang tila paglakas ng liyab ng apoy sa pausukan na para bang gusto na nitong sumabog sa galit anumang oras. Nanginginig na sa takot ang sepulturero at hindi niya namalayan na may umaagos ng luha sa magkabila niyang pisngi habang napapadasal ng mahina. Maya-maya, bumukas ng napakalakas ang pinto at waring tumilapon lahat ng mabibigat na harang nito. Unti-unting ibinababa ng lalaki ang kumot sa pagkakatalukbong sa kanyang ulo upang silipin kung sino ang pumasok sa kanyang kwarto. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sapagkat nandoon nakatayo ang matandang dalaga. Dilat na dilat pa rin ang mga mata nito at nakatitig sa kanya. Humampas ang malakas na hangin. Nagliliyab na sa galit ang apoy sa pausukan at parang may sariling buhay ang dalawang barya na nagwawala at gustong lumabas
at umaalog-alog pa sa maliit na kahon. Nananaghoy na sumisigaw ang multo ng matandang dalaga at patuloy niyang tinatanong kung nasaan ang dalawang barya at kung sino ang kumuha nito sa kanya. Nanginginig na nagdadasal ang sepulturero. Halos lahat ata ng santo ay natawag na niya at maging ang ngalan ng Panginoon dahil sa lubos na pagmamakaawa ng tulong. Muli siyang sumilip sa pagkakatalukbong sa kumot. Tinitingnan niya kung nasaan na at kung ano na ang ginagawa ng matandang babae. Nakita niyang lumalakad pa nga ito at hindi sumasayad ang mga paa sa sahig. Parang hindi ito mapakali na tila bang may hinahanap sa loob ng kanyang kwarto. Hanggang sa muling kumalansing ang dalawang barya sa loob ng kahon at parang gusto talaga nitong makawala. Huminto na lamang ang multong yun at nagawi ang paningin nito sa maliit na kahon. Kitang-kita niya kung paanong marahan na nilalapitan ng multo ang kahon na nakataas ang dalawang braso na parabang nangangapa sa dilim. Humangin ng pagkalakas-lakas at sa pagkakataong iyon ay parang humahampas na ito sa dingding ng kwarto ng sepulturero. Lumilikha tuloy ito ng konting pagyanig sa buong kabahayan niya. Naglabas na ng maiitim na usok ang galit na apoy sa pausukan at parang ang gumagapang napapalabas mula rito. Nalaglag na rin ang nakapatong na mabibigat na bagay sa maliit na kahon na kanina pa nagwawala. Bigla na lamang bumukas ang takip nito at muli ay napaiyak dahil sa takot ang sepulturero. Muli na naman niyang narinig ang sigaw na nakakahilakbot mula sa matandang dalaga. Sabi pa niya, "Nasaan ang barya ko? Sino ang kumuha ng barya ko? Sino?" Kaya sa pagkakataong ito, kung sakaling mag-isa ka lang na nakikinig, ilabas mo na ang bariyang hinahanap ng matandang dalaga. Pero kung sakaling may kasama kang nakikinig sa sandaling ito, ituro mo siya at sabihin mong, "Siya po yung kumuha ng mga bariya.